Amen. Purihin ng Diyos sa hapon pong ito. Hallelujah. Ama, sa pangalan ni Jesus, minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na kami po ay nagkakatipon-tipon po ngayong hapon na ito. Bagamat malalayo ang buhay sa amin, pero gumagawa ka ng paraan para kami, Panginoon, ma-feed ng iyong mga salita. Salamat nga po sa SCB Network na siyang patuloy na nagpo-provide ng iyong mga salita, at patuloy nyo kami ginagamit upang maging pagpapala po sa iba. Sa pamagitan po, Panginoon, ng iyong mga salita at ng SCB, may mga napagpapala po, may napapalakas. At salamat po sa aming mentor, Pastor Wilbert, at kanyang pamilya na patuloy mong ginagamit upang minsan pa ang body of Christ is mapalakas at maging kagamit-gamit, that even the gates of hell shall not prevail. Purihin ka, O Diyos, sa hapon pong ito. Mahayag ka po sa amin at tulungan niyo po kami, Panginoon, na amin pong ayakapin ang pagbabago, sapagkat ito ang nais mo, Panginoon. Magbago kami, mabago kami, nang sa ganon ay maranasan po namin ang buhay na pangako mo. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah. So, ito pong ating tatalakay ngayong hapon is patungkol po kay Isaac. Ito po ay pangyayari na kung saan nung magkaroon po ng tagutong doon po saan, sa Kanaan, sila po ay nagpasyang umalis at pumunta sa isang lugar na kung saan walang nangyayaring tagutong. At mukhang mauulit yung kasaysayan ng kanilang ninunong si Abraham, kasi may pangyayari na kung saan ng kanila pong lolong si Abraham ay umalis din nung magkaroon ng tagutong at pumunta saan? Sa isang lugar na kung saan ay pwedeng matugunan yung kanilang pangailangan. Ganon din po ang nangyari kay Isaac. At sa kanila pong paglalakbay, gusto nilang pumunta sa Ehipto, pero pinigilan sila ng Panginoon at sila ay nanatili sa lugar ng Herar. At ang sabi ng Panginoon, huwag na kayong pumunta roon, manatili kayo dito, sapagkat ako na ang bahala sa inyo. Sa akin po ang diin. Sinasabi, ako ang bahala sa inyo. Okay. So, embracing change to experience life. Bakit pa sila aalis sa Kanaan? Samantalang ang Kanaan ang isang ipinangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Ito yung lugar na kung saan doon dapat sila manatili at manirahan. Kaya lang may nangyaring hindi maganda. Nagkaroon ng famine doon sa lugar na yon. At pag ganoon nangyari, nagkakaroon ng kaisipan na dapat mangibang bayan para ano, maibsan yung pangangailangan, yung kagutuman, higit sa lahat, matugunan yung mga pangailangan. At sila ay nagpasyang maglakbay, okay, pumunta sa isang lugar. Ganun po, kadalasan nangyayari. Pag tinignan natin sa Biblia, may mga pangyayari na kung saan, katulad ng panahon sa aklat ng Ruth, umalis yung mag-anak, pumunta sa isang lugar, at nang bumalik, nalagasan na po sila. Okay. So, embracing change to experience. Bakit ba sila lumalayo? Lumilipat ng lugar? Sapagkat gusto lang maranasan yung buhay. Yung gusto na rin lang mabuhay. Gusto rin lang maranasan yung pangako ng Panginoon. May tatlong bagay sa buhay ni Isaac, which are symbolic of spiritual necessities for anyone who desires to live a life of faith. Sa buhay ni Isaac, may tatlong bagay po tayong titignan. Takusan, ito po yung sinasabing spiritual na necessity kung gusto po nating talagang maranasan yung buhay na mayroong pananalig sa Panginoon. Sabi po sa Genesis 26:25, Isaac built an altar there and called on the name of the Lord. There, he pitched his tent and there his servant dug a well. Isaac built an altar there. There, meron po talagang certain place ang Panginoon
na itinalaga na kung saan dapat, doon dapat maitayo yung ano, yung altar. At anong ginawa dito? Sabi, Isaac built an altar. Okay. Anong ginawa ni Isaac? Ang unang-unang ginawa niya ay nagtayo siya ng altar. Okay. Nung siya makarating sa Haran na natili siya roon, may mga ginawa siya roon, kaya lang, naging banta po siya doon saan? Sa hari ng sa Haran. Nasako po ng mga Pilisteo. So, ang unang ginawa ni Isaac, he built an altar. When Isaac built an altar there and called on the name of the Lord. Nung makapagtayo po siya ng altar, saka po siya tumawag sa Panginoon. So, ang altar ay, ano ba ang simbolo nito? Okay. Tignan natin sa Genesis 26:13 hanggang 14. The man, who is this man? Isaac became rich and his wealth continued to grow until he became very wealthy. He had so many flocks and herds and servants that the Philistine envied him. Pansinin niyo po nung magpasimula siyang magtayo ng altar. Sa mga patriarka, ito ang kadalasang ginagawa. Si Noah nagtayo ng altar. Si Abel nagtayo ng altar. Hello. So may mga pinapagawa ang Panginoon kung paano makikipag-ugnayan sa Diyos. Bagamat si Isaac ay nasa isang lugar na wala doon sa kanilang lugar sa Kanaan, gusto pa rin niyang makipag-ugnayan sa Diyos. Paano? By building an altar. So nung siya ay nagtayo ng altar, may nangyari sa kanyang buhay. Ang sabi, Isaac became rich and his wealth continued to grow until he became very wealthy. Bakit masasabi siyang very wealthy? He had so many flocks and herds and servants. Dahil po siya ay mayaman, masagana, marami siyang mga kahayupan, marami siyang mga alaga, at mga alipin, yung mga Pilisteo ay nainggit po sa kanya. Isang dayuhan na napunta sa kanilang lugar, mas mayaman pa sa kanila, mas ma-influensya pa sa kanila. At yun ang tingin nila kay Isaac. Paano siya naging ma-influensya? Tignan natin, Genesis 26 verse 16. Then Abimelech said to Isaac, "Move away from us. Hello, you have become too powerful for us." Sabi ni Abimelech kay Isaac, lumayo-layo nga kayo sa amin. Masyado na kayong makapangyarihan. Mas powerful pa kayo sa amin eh. Isang dayuhan, isang galing sa ibang lugar, kailang sinasamahan ng Panginoon. So, maging yung pinuno ng umuno sa lugar na yon ay nanganganib. Kaya nga pinalayo siya. Move away from us for you have become too powerful to us. Genesis 26, 23 to 24. And from there, he went up to Beersheba. Layo-layo nga kayo, lumayo na kayo rito. Parang, kayo pa yung mas makapangyarihan kaysa sa amin. Pati yung hari, natakot sa kanya. So from there, he went up to Beersheba. And that night, the Lord appeared to him and said, "I am the God of your father, Abraham. Do not be afraid, for I am with you. I will bless you and will increase the number of your descendants for the sake of my servant, Abraham." Nangusap ang Diyos kay Isaac. At ang sabi, nagpakilala ang Diyos sa kanya. "I am the God of your father, Abraham. Ako yung madalas na ikinukwento ng iyong tatay. Ako yung bukang bibig niya lagi sa iyo.
Sabi niya, do not be afraid, for I am with you. I will bless you and will increase the number of your descendants for the sake of. Bakit siya pagpapalain ng Diyos? Bakit siya iingatan ng Diyos? Bakit siya pararamihin ng Diyos? Dahil kay Abraham. Abraham is the father of. Kaya nga sabi ng Diyos, di ba? Kay Abraham noon, shall I hide Abraham for what I am about to do? Di ba nung gugunawin ng Diyos yung Sodoma at Gomora? For the sake of my servant, Abraham. Hello? So, may revelation ng Diyos kay Isaac. Hello? Nangusap ang Diyos kay Isaac. So, what was Isaac's response to the revelation of God? Ano ba ang tugon niya sa kapahayagan ng Diyos sa kanya? Sa pagpapakilala ng Diyos sa kanya? God? Isaac built an altar there and called on the name of the Lord. There he pitched his tent and there his servants dug a well. Ano ang ginawa niya? Nagtayo siya ng altar. Hello? Nagtayo siya ng altar. So what does an altar speaks on here? Dedication. No, magtayo siya ng altar, ano ba ang ibig sabihin nito? Dedication. Sumunod agad siya. Gumawa agad siya ng paraan. Kinakailangan siyang mag-dedicate sa Panginoon. Ialay niya ang kanyang buhay sa Diyos. Ha? So, dedication. It speaks of dedication. Bakit siya nagpa? Kaya nga, nung panahon ng pandemic, nung may narinig tayo sa Panginoon through our mentor, build family altar. Anong ginawa? Sumunod tayo. Nagpatuloy tayo. At ipinakita natin yung dedication, yung pagpapatuloy, yung talagang pagnanais nating sumunod sa kagustuhan ng Panginoon. Nagpatuloy tayo. At naranasan natin yung masaganang biyaya ng Panginoon na sa loob ng 2 taon, naranasan natin yung mabiyayang kaloob ng Diyos saan sa ating buhay. Dedication. So, tignan natin. Genesis 22, 10 to 12. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham, here I am. He replied, do not lay a hand on the boy. He said, do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. Grabe. Grabe si Abraham. Dito mapapansin natin yung kanyang dedication sa Panginoon. Yung kanyang dedication sa paglilingkod sa Diyos na kahit yung kanyang pinakamamahal na anak ay kaya niyang ibigay. No. Doon nakita ng Panginoon, nasubukan ng Diyos kung gaano siya kamahal ni Abraham. Na kahit yung pinakamamahal niya, kaya niyang ibigay yung kanyang dedication sa Diyos. Possibly no one knew the cost of full dedication more than Isaac. At ito rin maganda kay Isaac. Nung siya po ay ihahanog na ng kanyang amang si Abraham, hindi po siya pumalag. Hindi po siya umiyak. O tayo, ano ba yan? Bantay pa tayo, ha? Hindi siya, maawa ka sa akin, anak mo, bakit po ko papatayin? Hello? Talagang wala siyang imik. Tanong pa nga niya, tay, meron tayong dalang panggatong, pero wala tayong dalang lighter. May lighter tayo, may sulo, may panggatong, pero wala tayong ihandog. Ano sabi ni Abraham? Bahala si Lord dyan. Hello? Pagdating doon sa taas, di ba? What is an altar? An altar is where you make your sacrifices to God.
Hello. An altar is where you make your sacrifices to God. Ito po yung lugar na kung saan doon natin dinadala yung handog. Dinadala natin yung mga sakripisyo. Kaya ang sabi sa Romans 12:1, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is the true worship. Ano to? Bakit naging true worship? Reasonable service. By offering our bodies as a living sacrifice. May mga bagay na ayaw ang Diyos. Pero kinakailangan nating gawin at sundin siya. Huwag nating gawin yung mga ayaw ipagawa ng Panginoon. Let's offer our bodies. Yun ang gusto ng Panginoon. I-offer. Ang buhay natin, yun ang gusto ng Panginoon. Yung buhay talaga. Kasi pagpatay na tayo, di na tayo magagamit ng Panginoon. Okay. So, make your sacrifice to God. Pag naghahandog sa Diyos, yung nasasaktan ka. Yung hindi mo kayang gawin at hindi mo kayang ibigay, dapat mo ibigay. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Kaya nga ito ang sabi na Apostle Pablo, offer your bodies as a living sacrifice. Holy and pleasing to God. Yun daw ang totoong tunay na pagsamba. Hello? Yung reasonable service. Okay. Sa aklat ng unang hari, 1 Kings chapter 18, si Elijah, nung hinamon niya yung mga propeta ni Baal na magpababa ng apoy, hinamon niya. At kung sino yung makapagpababa ng apoy, yun ang totoong Diyos. Hinamon niya ang bansang Israel kasi nga, nalilihis na sila ibang Diyos na ang kalang pinaglilingkuran. Kaya hinamon niya yung mga propeta ni Baal. Anong ginawa una ni Elijah? He rebuilt the altar of the Lord. Muli niyang iniayos ang altar ng Panginoon. At doon siya naghandog. Bukod doon sa paghandog, dahil meron siyang ginawa na kung saan para imposibleng tupukin ang apoy. Binuusan ng tubig. Yung handog, yung mga panggatong. Pero tinupok ng Diyos. When Elijah rebuilt the altar of the Lord, dumating po yung sagot ng Panginoon. Dumating yung katubunan ng Diyos. Kaya ang tawag kay Elijah, the fire starter. Okay. So, Isaac built an altar. Tagtayo siya ng altar. And it speaks of dedication. It is an altar. It is the place where you make sacrifices to God. Anong pangalawang ginawa ni Isaac? Isaac pitched a tent. He pitched a tent. There, he pitched his tent. Ang sabi po doon sa salita ng Panginoon. What is a tent? A tent speaks of detachment. Hello. So Isaac was ready to go. Handang-handa na si Isaac. Matapos niyang magtayo ng altar, he pitched his tent. Nagtayo siya ng tent. Nagtayo siya ng kanyang magiging tirahan. His house was not geographical location where all his possessions were established. His home was wherever God in His will were to be found. Ito ang maganda. Yung kanyang titirhan, yung kanyang lugar ay kung saan ang Diyos at ang kagustuhan niya ay pwedeng matagpuan. So, tayo siya ng tent. He pitched his tent. Okay.
Bilang mananampalataya, tayo po ay, sabi sa Bible, tayo po ay mga ano, alien, foreigner, saan sa mundong ito. Sabi naman ng iba, we are just pilgrims. We are just passing through this world. Hindi tayo taga rito, tayo taga langit, ang sabi naman kadalasang sinasabi. Okay. So, we must remain detached from this world and all that it holds dear. Kinakailangan tayong ano? Humiwalay. Saan? Sa mundong ito. At anuman yung mga bagay na siyang umahad lang sa atin, para di tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, kinakailangan nating iwanan. Kinakailangan nating layuan. Kaya nga sabi sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom. We must seek first His kingdom. Pag sumakita nating hanapin. Hanapin, pag sumakitan, unahin ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katwiran at lahat ng ito, idaragdag po sa atin. So we must be detached from this world pleasure. Ang mundo ay marami pong inaalok sa atin para tayo ay mawala sa paglilingkod sa kanya. Isa po doon, si Lot. Hello. Pumunta siya malapit doon saan? Nung maghiwalay siya na kanyang tiyuin, pumunta siya mas malapit doon saan? Sa Sodoma. Kaya siya ano? Nahatak. Nagawa niya yung mga bagay na hindi dapat gawin. Salamat na lang sa Panginoon kasi siya ay patuloy pa rin pinangunahan ng Diyos. Inayos siya, inalis siya sa lugar na iyon. At siya ay, kumbaga, naligtas. Nailayo siya saan? Sa panganib. Dahil po saan? Sa taong kanyang dating ba? Kasakasama. At yung taong yun na naging daan para siya pagpalain ng Panginoon. 1 John 2:15 hanggang 17, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Huwag nating mahalin ang mundo at ang mga bagay na nasa mundo. Yes, we are in the world, but we are not a part of this world. Hallelujah. So, number three, Isaac dug a well. Siya ay kumukay ng balon. And there, his Isaac's servants dug a well. What is a well? A well speaks of dependence. A well speaks of dependence. The Bible speaks or describes a person who reads and meditates upon the Word of God as he is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. And whatever they do, prospers. Dependence. Nagtayo ng balon. Okay. So, for Isaac, it was a matter of life and death. Mahirap pag wala kang tubig. Mahirap pag wala kang mapagkukunan ng inumin, pampaligo, pang-araw-araw na kailangan sa buhay. Kailangan ng tubig. For Isaac, it was a matter of life and death. Kaya kung babasahin natin yung kabanatang ito, ilang beses naghukay ng balon, sino? Si Isaac at ang kanyang mga kasama. It was a matter of digging or dying. He had to have a water. Isaac dug wells wherever he went. Hello.
Ilang balon pa yung kanyang hinukay. Pero palaging yung kalaban lagi andoon. Pinipigilan siya. So the same is true concerning God's word in our life. Without it, we will die spiritually. True din po ito patungkol sa salita ng Diyos sa buhay natin. Without the word of God, we will die spiritually. Mateo 4:4. It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. We cannot live on bread alone. We cannot live without the word of God. We are dependent on it. Yet many people can go on living for Jesus and serving Him on an empty tank. Ano yung sabi? Spiritual bankrupt. Marami pa rin mga tao ang nagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon at nabubuhay para sa Panginoong Jesus. Kaya lang, empty tank. Walang laman. Hello. So, a well speaks of dependence. Dependence on the Lord Jesus Christ. Dependent in His Word. The now Word of the Lord. Salamat po sa Panginoon at salamat din po sa ating mentor. At salamat po sa SCB Network sapagkat araw-araw po ay merong word tayong tinatanggap sa gana, sa biyaya at sa lisan ng Diyos na ating tinatanggap. Araw-araw, napakasagana natin, napakabuti ng Diyos sa buhay natin at nararanasan natin to. Samantalang iba hindi alam kung saan kukuha ng kalang makakain. Hindi alam kung saan kukuha, paano mamaintain yung kanilang buhay ni paglilingkod sa Panginoon. Pero ang Diyos, napakasagana. Patuloy niya tayong binibigyan ng pagkain araw-araw. So, the Lord give us, parang sa prayer, give us this day our daily bread. Andyan araw-araw, mayroong masaganang tinapay ang Panginoon na mainit-init pa dumarating araw-araw. Hindi po tayo nauubusan. Purihin ang Diyos sapagkat tunay nga na ang kanyang biyaya ay sapat sa pangangailangan nating lahat. So, dependence on the Lord Jesus Christ. Ano ginawa una ni Isaac? He built an altar. He pitched a tent and he dug a well. Patuloy tayong humuhukay ng balon. Pero ang Diyos nagpo-provide. Kung ilang ulit si Isaac na naghahanap ng tubig, pero ang Diyos nagpo-provide sa atin ng tubig, sariwa. Tubig ng buhay araw-araw. And it speaks of dependence. Di ba nakadependent tayo? Hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. So ano ba yung tatlong bagay na ginawa ni Isaac? He built an altar, he pitched a tent, and he dug a well. So are these characteristics present in your life today? Have you built an altar? Ano po ito? Daily renewing your dedication to the Lord. Diba? Are you daily renewing your dedication to the Lord? Isa sa mga revelation na tinanggap ng ating mentor nung panahon ng pandemic is yung paglalaan ng panahon sa Diyos pagkagising sa umaga. Kausapin siya. Pangunahan. Pangunahan ng araw sa pamamagitan ng unang pagdulog sa Diyos. Kung ang mga manok maagang maaga nagpupuri na sa Diyos. Diba?
Umaga pa lang, nagpe-praise the Lord na. Praise the Lord! Umaga pa lang. Tayo pa kaya may mga hininga, nalilikha niya ayon sa kanyang wangis. Ang manok, pagkatapos niyang tumuka, tumitingala, nagpapasalamat sa Diyos. Patapos ng uminom, titingala, nagpupuri sa Diyos. Tayo po ay higit pa sa manok. Ano? So, have you built an altar? Isa sa mga natanggap pa rin natin ay yung ating pamilya tag gabi-gabi. Tuloy-tuloy pa rin ba? Bagamat may mga lingkod pa rin ng Diyos na hindi po ito nagagawa. Have you pitched a tent? Have you detached from the things of this world? Marami pong ginagawa ang mundo na kung saan maaaliw tayo sa kanya. May mga kinababaliwan ang mundo ngayon na kung saan tayo mismo din ay nahahatak at nakakagawa din ng mga ito. Have you pitched it? Have you detached from the things of this world? Pangatlo, have you dug a well? Hello? Are you dependent upon the Word of God? Are you dependent upon the now Word of God? Hello? Patuloy ba tayong bumabalik sa basic? Naglalaan ng panahon sa kanyang logos? Naglalaan ng panahon saan? Sa rema? Sa the bar? Naglalaan ng panahon tuwing merong tinatalaga ang Diyos na siyang magpapakain po sa atin? Patuloy ba tayo naghuhukay ng balo? Gusto ng Diyos na lumalim pa tayo. Palakasin tayo. So, have you dug a well? Dependent upon the Word of God. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa kalangitan, kami po ay nagpatuloy, nagpapasalamat sa iyo. Bayaan mo ang mga katangian na ito, katulad ng katangian na ginawa ni Isa, ay maging katangian din po namin. Tulungan niyo po kami na makapamuhay ayon po sa iyo. Mabago namin, Panginoong, aming pamamaraan ng paglilingkod sa iyo. Nang sa ganon, amin pong maranasan ang buhay na kaloob mo. Buhay na ganap at kasya-sya. Help us, Father God, to embrace change so that we can experience life as you promise. Thank you, Holy Spirit, sa patuloy niyo pong ginagawa sa amin. Continue to bless everyone, lahat po na nanood, nakinig po ngayong hapon. Pagpalain mo patuloy ang aming mentor, Pastor Wilbert Putyal, ang kanyang pamilya, at maging Panginoon, ang SCB. Purihin ka, O Diyos, sambayin ka ng bawat mga nilalang, at maging kami ay magpatuloy po, Panginoon, na maglingkod po sa iyo. Salamat din po, Panginoon, sa technical staff, sa mag-asawang Pastor Archie at Pastor Eugene, Panginoon, patuloy mong ginagamit. Na patuloy po, Panginoon, na hindi nagsasawang kami paalalahanan. Patuloy niyang ginagawa, Panginoon, ang mandatong iniatang mo sa kanila. Purihin ka, O Diyos, sa kanilang mga buhay. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen, amen, and amen.